kayo. Just always smile. May pag-asa. Topic lang. Welcome to my YouTube channel. Good morning! Ang klase ng tao na di dapat makalimutan. Sino nga ba sila? Ang topic natin ngayon. May dalawang klase ng tao na di dapat makalimutan anuman ang marating mo sa buhay. Una, ang mga taong laging nandyan at di ka iniiwan. Sila ay lubos na kayamanan at kahit anong maging sitwasyon mo sa iyong buhay ay hinding-hindi ka iiwan at tatalikuran. Mga taong kahit masasaktan ka ay magsasabi pa rin ng katotohanan. Dahil sila, ang mga taong pag nasaktan tayo sa kanilang sinabi ay marirealize natin na para sa atin ang kanilang sinabi at ito ay makabubuti sa atin. Una na dito ay ang ating mga magulang. Masasaktan man tayo sa kanilang sinasabi, lalo na alalahanin nyo ng kabataan pa lang natin, ay hinubog na tayo sa mga pangaral at mabubuting kaalaman, lalo sa mga gawain dahil nais nila tayong maagang matuto ng mga bagay-bagay sa buhay na habang lumalaki ay kaya na natin ang sarili natin na hindi tayo palaging nakaasa sa kanila at sa ibang tao. At yun naman ang ginagawa natin ngayon na naging magulang na tayo para sa ating mga anak. May linya pa nga sila pag pinagsasabihan tayo noon. Maiintindihan mo din yan kapag naging magulang ka na. Ang mga taong ito sa ating buhay ang dapat alagaan, mahalin at ipaglaban. Dahil maraming taon man na di magkita-kita at magkasama-sama, wala pa rin namang nagbago at ganun pa rin ang saya at tamis ng usapan. Kung magkita man at magkakasama, kahit gaano katagal yan, ang mga totoong tao sa buhay natin. Iilan lang ang ganyang tao sa buhay natin o mga kaibigan na di ka iiwan. Kaya ating pakaingatan at mahalin. Laging ipagpasalamat sa Diyos Ama na may mga nakapaligid sa atin na ganitong tao. Salamat palagi. At ang pangalawa naman, ang mga taong iniwan ka sa panahon kung kailan na kailangan mo sila. Minsan, ang mga bagay-bagay ay may dahilan. Minsan, malalaman mo agad. Minsan naman, matagal. Tulad na lang sa pag-ibig. Nasasaktan ka na, niloloko ka na, bulag ka pa rin. Kaya hindi mo nakikita nang maaga yung dahilan para unahin naman ang sarili mo. Mahal ko eh, sasabihin mo pa. Kahit halos lumuha ka na ng patula. Pero kapag naubos na ang pagtitiis dahil sa paulit-ulit na sakit at nawala na yung sabi nga baliw na pag-ibig at pagmamahal at nakita mo yung dahilan, masasabi mo na lang sa sarili mo, ganun pala ako katanga dati, sabay tawa. Kasi nakamove on ka na, natanggap mo na, ganun talaga minsan. Matagal ipakita ng panahon ang mga tunay na dahilan. Meron kasing mga taong takot sa responsibilidad at tatalikuran ito kahit pa nga makasakit ng sobra. Dahil takot siyang mapunta sa isang sitwasyon na nangyari na sa kanya at alam na niya ang kahihinatnan nito. Ang mga ganitong tao sa buhay mo na iniwan ka sa sitwasyong mas kailangan mo sila ay hindi talaga lumayo ng malayo sa buhay mo. Tinitingnan ka niya paano mo malulusutan ang problema na pinagdaanan niya na dati. Maaari ding nag-aalala siya o sila sa'yo. Natatakot din. Yun nga lang, ang problema nga lang din, di rin niya alam o nila ang sagot at solusyon. Magpakatatag ka lang. Harapin mo ang problema mo kasama ang taimtim na panalangin. Tiyak namang may lunas yan
Walang pagsubok na binigay si Lord na walang solusyon. Sinusubukan lang niya at hinuhubog sa mga paparating na pagpapala at biyaya. At para mas maunawaan mo at mas makita mo ang mga taong di ka talaga iniiwan anuman ang mangyari. At pag nagtagumpay ka sa mga pagsubok na kinakaharap mo, balikan mo yung pangalawang tao, yung mga taong nang iwan sa'yo sa panahon na lugmuka at puno ng pagsubok. At pakinggan mo ang paliwanag nila. Matuto tayong magpatawad sa mga taong ganito sa buhay natin nang maluwag sa dibdib natin. At sigurado naman ang mga taong ganito ay may matututunan din sa atin sa kanilang ginawa. Mas masarap mabuhay ng masaya at magaan. Sabay lang sa agos ng buhay, kaibigan. Maraming salamat! Shoutout po pala sa mga nag-comment at na-appreciate ang video ko na may topic na problema. Huwag mong tambayan, daanan mo lang. Sobrang salamat po at gagawin ko po itong inspirasyon para mas makagawa pa ng video na puno ng motivation at pag-asa sa bawat isa sa atin. Totoo pong ang problema ay lilipas din, lalo na kung kasama mo ang mga unang tao na binanggit ko naman sa topic ko ngayon. Laban lang lagi tayo, mahirap ang sitwasyon, pero magpatuloy at magsumika pa rin tayo palagi. At huwag kalimutang humingi ng gabay at patnubay sa Diyos Ama. Lalo na, magpasalamat sa lahat ng biyaya na meron tayo sa buhay natin ngayon. Ayan, at kung na-enjoy nyo po ang video natin ngayon, huwag nyo pong kalimutang mag-like, subscribe, and pakipindot na rin po ang notification bell para updated kayo sa susunod ko pang mga video, and mag-iwan na rin po kayo ng comment. Maraming salamat! Hanggang sa muli! Kapit lang! May pag-asa!